8 taong gulang lang si Nino ng Kabangkalan City sa Negros Occidental, pero napakahusay niyang magkarpintero. 8 taong gulang lang ang batang ito, si Nino ng Barangay Locotan sa Kabangkalan City sa Negros Occidental. Pero tila wala siyang hindi kayang gawin, katulad ng mga ganap ng karpintero. Kaya niyang magpalakol, maglagari, at magmartilyo kahit pa wala siyang mga kamay. Ipinanganak si Nino na walang mga kamay ang kanyang braso. Isang dangkal lang ang haba. Ang kaliwa naman, isang pulgada lang. Pagbata ko, ay nila dahil ginpakita sa akong kay amo ng iyang sitwasyon. Kumpulsa, tapos sungi pa. Tapos ang iyang panit, nag-anong naman na ng gaupak-upak, gabalulog, kapalos. Batid ni Nino, lamang ang may alam. Kaya umaga pa lang, naghahanda na siya papasok ng eskwela. Sa pagligo, isinusuksok niya ang kanyang braso sa butas ng tabo. Hindi ko to maabot yung kaliwa. Ang maabot ko po ay ang kanan lang po. Sa pagbibihis, ibinubuka niya muna sa pagitan ng dalawang tuhod ang isusuot niyang t-shirt. At saka unti-unti siyang gegewang hanggang maisuot ang kanyang damit. Kailangan po na suotin ang mga garter na gamit. Ang ginagamit po dito ay mga parte po rin dyan, mga bed. Sa pagkain naman, iniipit ni Nino sa kanyang mga paa ang mga kubiertos. Pinaday ko, gano'n lang ilagay mo ako mag-isa para hindi na sila mayroon sa akin na tumulong. Ako po, saya sa sarili ko po. Mr. Toy! Ikaw! Sa kanilang classroom, meron siyang espesyal na upuan. Pinasadya pa raw ito para lang sa kanya. Ang gamit niya pang sulat ang kanyang kaliwang paa. Si Nino dati nung wala pa siyang upuan, nakasulat siya sa sahig. Kung minsan, sa arm siya pumapatong. Sinabi ko sa kanyang mga magulang na paggawaan siya ng upuan kasi nahirapan siya magsumulat pag nasa sahig siya. Favorite po ay ESP and Shy. Bibo si Nino, honor student din. Mabait na bata, magalang at aktibo sa klase. Pag-uwi, tumutulong pa siya sa mga gawaing bahay. Mano-manong hinuhugasan ang mga pinagkainan. Tumutulong sa pagtatapo ng basura. Wala yata siyang hindi kayang gawin. Para siyang may superpowers. Sa kabila ng kanyang mga abilidad, tinatablan pa rin daw si Nino ng masasakit na salita. Nasabi nila sa'yo? Kumpol, sungi, sungaw, masubo. Kasi tinutokso ko nila na wala akong kamay at bigkas yung bibig ko at hindi po ako makaayos na magsasalita. Ngunit huwag daw mag-alala dahil kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung wala po akong kamay, pero matalino po ako. Nung minsan nga raw na may nang away sa kanyang kapatid, to the rescue si Nino. Yung kapatid ko na babae na nasaktan ko yung bato sa nakatama sa kay ate ko, natamaan siya. Pinagtanggol ko po. Pero maging mga superhero, napapagod din kapag gusto raw mag-relax ni Nino. Nagbabike siya. Kaya lumalangoy sa ilog.
na ni Nino nagbabantay ng kanilang munting tindahan. Truck driver ang kanyang ama. Kaya rin si Nino mahilig sa mga laruang sasakyan kahit wala naman siyang pambili. No problem! Pinaandar ni Nino ang kanyang extra power, ang kanyang imahinasyon at pagkamalikhain. Gamit ang kanyang mga sandata na martilyo at lagari, siya mismo ang bumuo ng kanyang mga laruang sasakyan. Nangangalay man akong minsan pero nag-i-enjoy lang ako. Natutunan daw ni Nino sa kanyang tatay Zyron ang kaalaman niya sa pagkukumpuni. Pag ginagamit ko na wala na yung gamit ko, nandun sa kanya, yung martilyo, lagari, pumupokpok, magawa ng kanyang laruan. Pero minsan na rin siyang napahamak sa pagmamartilyo. Dumugo po yung daliri ko po sa paa. Inawag ko si mama at inagamot. Nabantay ako naman para hindi siya masasaktan. Gayunpaman, lalo pa raw umigting ang kagustuhan ng bata na makabuo ng mga bagay-bagay. Patunayan, pangarap niya raw talagang maging engineer. Gusto ko ako makatulong sa aking pamilya at aayusin ko yung aming bahay. Pero ang pinaka-idinadalangin daw niya, sana balang araw magkaroon siya ng mga kamay. Jesus, bigyan mo akong kamay at may at makatulong po ako sa mga magulang ko. Gising ko po kinabukasan nang akala ko may kamay na ako. Eh, wala pa nga pala. Gusto ko makapamitas ng rambutan. Ilan ni Pacquiao si mo, Nen? Ha? Ilan ni Pacquiao? Ang tsuhin ni Nino, binidyohan minsan ang kanyang pamangkin sa hangaring baka may tumulong sa kanya. Para maka-inspire ako ng maraming tao na kumpleto, tsaka para rin matulungan din ma'am sa ang kamay niya, tsaka sa kanyang pag-aaral din sana. Dahil hindi pa napapa-check up si Nino, sinamahan siya ng aming team sa doktor. Wala man niya diferensya. Yung findings natin kay Nino is focomelia. Multifactorial causes ang nangyayari. Pwedeng mga mother nakapag-take ng medicine during the time of pregnancy, specifically yung thalidomide. Yung iba naman is genetic disorder ng arms and legs. Ma-advise ko lang, ingat-ingatan lang yung extremities. Pwedeng balutan para at least hindi magkakalyo. Samantala, bilang tulong sa pamilya ni Nino, hinandugan sila ng aming programa ng mga dagdag paninda para sa kanilang tindahan. Surprise! Maraming salamat sa tulong na binigyan nyo. May ano na si Nino. Maraming salamat po. Pero ang isa raw talaga sa pinapantasya ni Nino at dahilan kung bakit positibo pa rin ang kanyang pananaw sa buhay, ang makita ang kanyang idolo, ang bida ng Victor Magtanggol, ang tinatawag ding Hammer Man, na ang pangunahing sandata, katulad ng paborito din niyang gamitin, ang martilyo, walang iba kundi si Alden Richards. Pag nanonood siya ng Victor Magtanggol, pag nilipat mo sa ibang channel, magagalit yon at saka umiiyak. Gusto ko po na mapanood si Victor Magtanggol dahil pinagtanggol yung mga tao na sinasaktan. Yung gamit niya ay martilyo ni Victor. Parang feeling ko po pareho kami. Mula Negros Occidental, inilipad namin si Nino pa Maynila para bumisita sa set ng Victor Magtanggol at personal na makita ang kanyang idol, si Victor Magtanggol in the flesh, Alden Richards. Mga kapuso, andito po tayo ngayon sa set ng Victor Magtanggol. Makakasama natin mamaya si Nino. Susurpresahin natin siya. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon niya. Nino! Kamusta? Okay ka lang? Ilan taong ka na? 8 years old. Nanat ka ba Victor Magtanggol? Talaga? Victor Magtanggol particularly, the show was conceptualized for young viewers. Para sa mga bata. Para sa mga kagaya ni Nino na magkaroon ng inspirasyon na lumaban sa buhay kahit ano pa man ang suliranin na meron sila ngayon.
Daig mo pa si Victor Magtanggol ninyo. Grabe ka. Kasi si Victor Magtanggol nasa TV lang. Ikaw, totoong buhay, no? Ninyo, ikaw naman sabi mo kay Kuya Alden na nakita na kayo finally. Si Alden may pasorpresa sa kanyang fan. Customized na upuan na pwede niyang magamit hindi lang sa eskwelahan, pati na sa kanilang bahay. Ano? Meron kaming ginawang specially made na upuan para sa school. Para hindi ka na mahirapan pag nagsusulat ka, pag nag-aaral ka, di ba? Ano? Para pantay. Para mas madali, di ba? Mas madali magsulat. Itong upuan natin, hindi pa siya tapos. Meron pa siyang last piece na kailangan nating ilagay. So tutulungan mo akong ilagay ito. Ayos ba yun? Parang ako ah. Whoa. Ayos! Ang iyong sariling grade 3 si Nino, medyo matagal-tagal pa po yung tatakbuhin ang pag-aaral niya, no? So ang gagawin ko, sasagutin ko na po yung pag-aaral niya po hanggang college. Hindi na po kayo ang problema sa pag-aaral ni Nino, ma'am. Ako na pong bahala. So sana maraming na-inspire na manonood ngayon. Sana maraming natuwa na ang buhay naman talaga hindi madali, pero tayo yung pwedeng gumawa ng paraan para mapaganda to. Mag-aaral ka mabuti ninyo, at saka andito lang si Kuya Alden, hanggang makatapos ka ng college. Salamat. Opo. Congratulations po, and maraming salamat. Thank you. IKMJS na yan! Nakakatuwang makita ang katulad ni Nino. Isa siyang inspirasyon kung paanong sa kabila ng kapansanan o kakulangan sa sarili, determinado siyang makipagsabayan sa lahat ng kaya niyang gawin. Ang totoo niyang superpower nasa kanyang puso.